Hello guys, narito na naman tayo. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating OIC Sarap Channel. So today tayo po ay magluluto ng ginataang kalabasa at string beans. Then ito po ay lalagyan po natin ng hipon, shrimps. Okay, kailangan din po natin dito ng bawang, sibuyas. Meron tayo dito yung luya. So, itong luya, hindi ko naman siya hiniwa ng pa-strips. So, ikinat ko lang siya kasi ilalagay lang natin yan. Kasi pag ginataan, may luya syempre. Then, meron tayo ditong ground black pepper, salt. Meron tayong bagoong na alamang, optional. Meron tayo dito yung long green chili. Optional lang ito. Kung meron lang, pwede rin wala. At syempre po, kailangan natin dito ng gata, coconut milk. Nag-prepare ako ng 2 cans of coconut milk. So, bali 4 cups po ito. Ito po ay yung thick na coconut milk, parang yung sakakang gata. Mas maganda kung fresh na gata ang gagamitin nyo. Then, dito po, kailangan din natin ng cooking oil. At kung kinakailangan mag-add tayo ng water, mag-a-add po tayo. So, ngayon guys, ang gagawin natin dito sa shrimps, so ito, nalinisan na natin. Then, ang gagawin lang natin dito, ikinat lang natin, islit natin yan. Islit ko lang. So, aalisin po natin yung parang pinaka ugat dyan, ayan, no? Bituka ba yun ng shrimps? Kasi maitim po ito eh. Hindi natin dapat isama yan. So, meron pa tayong dalawa na hindi pa natin aalisan. So, tinira ko siya para ipakita ko sa inyo kung paano yan inaalis. So, ito po yung bituka ng hipon. So, hindi dapat nilalagay ito kasi mapait po ito. Malaki yung hipon na gagamitin natin. So, medium lang, hindi masyadong malaki. Ito po yung gagamitin natin. Hindi po tayo gagamit ng pork dito. Okay, so ngayon, ito po ang mga kailangan lang natin. Okay, madali lang pong gawin ito. Umpisahan na po natin. Okay, then ngayon guys, ang unang gagawin natin, dito sa isang cooking pan, naglagay tayo ng cooking oil. So, bali 1 teaspoon of cooking oil lang ito. Hindi siya masyadong marami. Then dito, i-light fry lang natin itong hipon. Okay. Putok. Okay. Light lang ang gagawin natin pag prito dito, pag nabago lang yung kulay. Okay. Medium heat lang natin guys ito. Okay, pagka ganito na nag-iba na yung kulay, alisin na natin. Hanguin natin. Okay. Okay, then dito guys, ilagay natin itong bawang. Okay, then ngayon, then isunod natin itong sibuyas. Okay. Okay, ano kaya yung ginagawa doon sa kapitbahay namin? Parang maingay yan. Okay. Then dito guys, ilagay natin itong bagoong.
So itong bagoong na ginamit natin dito guys ay gisado na ito. Ginisa na ito. Haluin lang natin ganyan. Then dito guys, ilalagay natin itong gata. Okay, tinira ko lang yung bali kalahating lata o bali 1 cup of gata. Mamaya natin ilalagay yun. Okay. Then, ang gagawin natin dito guys, pag kumukulo na to, ilalagay natin yung kalabasa at saka yung sitaw. Okay. Okay, hintayin natin kumulo. Haluin natin para hindi magbuo-buo yung gata. Okay guys, then ngayon kumukulo na itong ating gata. So, ang gagawin natin, uunahin natin ilagay itong ating squash o kalabasa. Okay, so hintayin natin na medyo mag half cook lang ng konti. Yung medyo malambot ng konti lang itong kalabasa. Tsaka natin ilalagay yung string beans. Okay, then ngayon. So, medyo malambot na itong ating kalabasa. So, ang gagawin natin, ilalagay natin itong string beans. So, itong ginamit natin dito, yung string beans o yung habichuela, sabi nga nila yung Baguio beans. Kasi wala po tayong mabiling sitaw. Kung tutuusin, dapat sana dito yung sitaw ang ilagay natin. Kaya lang, wala po tayong mabili dito sa ating location. Kaya ito lang ang ginamit natin. Then dito guys, ilagay natin itong shrimps. Ibalik natin dito. Okay. Then, ilagay natin itong salt and pepper. At dito po, ilagay natin yung natirang coconut milk. So, dito guys, lagyan natin ng cover. At hintayin natin mag-simmer yung hipon kasama nung ginisang kalabasa at saka nung string beans. Ngayon, kung i-check nyo kung kulang sa bagoong, lagyan nyo. Kasi ako, naglagay na ako ng bagoong at may konting asin. Kaya palagay ko, tamang-tama lang yun. Anyway, i-check po natin yung lasa niyan mamaya. Okay, hintayin natin. Hayaan natin mag-simmer. Okay, then ngayon, pagkaraan ng halos 2 minuto na nailagay natin yung string beans. So guys, okay na ito. So ang gagawin natin, ilagay natin itong siling haba. Itong long green chili. Thank you.
Ang gawin natin, lagyan natin ng cover. At ngayon, pwede na po natin i-turn off yung heat. Turn off the heat at hayaan po natin dito ng mga 2 to 3 minutes ito before natin i-serve at kainin. Para nun, mag-thicken yung sauce at tumiim na mabuti yung lasa nung hipon o nung ginisa doon sa ating kalabasa at saka doon sa string beans. Okay, maghintay na lang tayo. At ngayon, ito po yung kinalabasan sa pagkakaluto natin dito po sa ating ginataang kalabasa at string beans at nilagyan po natin ng hipon. Okay, masarap po ito. Mapaparami sigurado ang kain natin dito. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin dito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye.